ganito lang ang ano namin sa quarantine na to. So 10 days kaming walang ginagawa kundi kumain, tumatulog, nananaba na nga ako eh. Tapos ano, pero okay naman yung ano niya, yung place niya. Malinis naman yung kwarto, yung banyo. Tapos may tubig naman. May aircon, tapos may table, may dryer, may TV na pwede mong paglibangan. Malinis yung sahig. So in other words, ang rate ko ng ano na to, ng room is number 9. Tapos sa service naman, okay lang. Medyo matagal nga lang ang hot water kasi sa dinami-dami naming humihingi. We are 100 OFW here na naka-check-in sa ngayon. So, medyo matagal sa nga mag-deliver kasi sa dami ba naman, syempre, ang pagdadala ng hot water is medyo nakakatakot, baka matapon. So, nag-order ako ng heater sa online. Pero nagpaalam muna kami sa COA coordinator kung pwede mag-order. So, 200 lang naman, 340 lang naman siya. 200 kasi ang cost ng water heater. May delivery fee na 140. Since ngayon, pandemic, medyo mahal ang pamasahe. So, nagpa-deliver ako, hindi ako nakatiis kasi talagang ako, maya-maya lang ang hot water ko dahil nga sa tiyan ko, kailangan lagi akong may hot water. Tapos, kaya lang nakakabagot talaga eh, yung 10 days kang wala kang ginagawa. Upo-upo ka lang, tapos hihiga, tuwad-tuwad sa tango. Pero na lang, ginagawa ako para malibang. Kasi wala man lang kabinta-bintala pa dito eh. So wala ka man lang masisilip na tao, sakyan. Hindi mo masisilip si hanging araw. So ang ginagawa ko na lang, nanonood ako ng mga YouTube. Tapos nagbablog-vlog, nag-edit-edit na mga video. Tapos pag napabagot na ako, ayan, mag-jogging-jogging na ako dito. Maglilumba-lumba, kung ano-ano ginagawa kong mga exercise para nang malibang. Sana, pero may update nga ang OWA na sana 5 days na lang daw ang quarantine sa mga green country at 7 days naman sa mga yellow country. So hopefully matapos na yung pandemic para wala na mga quarantine na to eh. Kasi mahirap naman yung matagal. Yung sabi ka na umuwi sa family mo tapos makukulong ka pa ng 10 days. Para ka na sa kulungan dito eh. Pero yun ang pagkakaiba, may supply ng pagkain. Tsaka pwede ka manood ng TV. Pero okay naman. Enjoy na lang natin yung buhay na naka-quarantine tayo. Anyway, hindi naman lahat ng oras eh lagi tayong ganito. So, pag nakalabas tayo, doon na lang mag-enjoy-enjoy ng mga pagkain na gulay, prutas. Eh, sa ngayon, medyo mahian. Ang supply lang na pagkain lagi. Karne. Tsaka, syempre, Manila to. Hindi sila aware sa mga gulay-gulay. Kasi tulad natin mga probinsyana, lalo ako Bicolana, mahilig sa mga gulay na malunggay, langka, ganyan. Pero masarap naman yung pagkain nila. Tsaka yung kanin nila masarap. Tsaka lalo yung sinangag nila masarap. Tapos sinasabayan nila ng itlog na may pipino, na may tinapa, tsaka daing na bangus. Masarap naman. Kung ano naman sa pagkain, wala namang problema. Pero kung ikaw ay medyo matakaw, or medyo mahilig kang magkakain, magdala ka ng additional food mo. Chichirya, mga biskuit. Ayan. So, ayan guys, ang aking share sa aking konting panahon dito sa quarantine hotel na natatagpuan sa Eurotel EDSA, North EDSA. So, sana sa inyong pag-uwi din, kayong mga FW ay ma-enjoy nyo rin yung quarantine nyo. Kasi ako, na-enjoy ko din naman kahit papano. Ini-enjoy na lang kahit na syempre, kailangan natin mag-isama sa gobyerno eh. So hanggang sa muli, ang aking pagbablog, ibibidyo ko ulit yung pag-uwi namin nung pupunta na kami ng bus, tapos lalabas na kami, gagraduate na kami. Sabay-sabay kaming lalabas. Yung mga sabay-sabay na pumasok dito, sabay-sabay din lalabas. So thank you guys for watching my vlog. Kahit hindi kagandahan, pero sinusuportahan niyo pa rin ako. Thank you!